Nakakausap niyo po si Rashid Capitle. Isa po siyang race car driver and gusto niyang mabawi yung kanyang mga gamit sa kanyang ex-live-in partner. At idol, nirereklamo din niya itong ex niya dahil sa pagpapaskil ng kanyang picture sa gate ng subdivision ng ex niya. Naku, pinalabas siyang wanted. Yes. Mukhang may kaso ata dito kay ex. Mr. Rashid Capitle. Sir, magandang hapon. Magandang tanghali po sa Rapi. Hapon na po. Hapon. Hapon na po. Okay. Ano nangyari po sa inyo ni Miss Noemi Kawahara? Bali, sir, yun nga po. Naghiwalay kami noong June 11, pero nalaman ko, month of May pa lang, parang may boyfriend na siya. Oh. Ah, pinagpalit ho kayo. Opo, sir, parang ganun na nga po. Tapos, ngayon po, bali, tahimik na ako, hindi ko na po sila pinakikailaman. Ang gusto ko lang po mangyari is makuha yung mga gamit ko, mga personal ko pong gamit, mga tools ko po, mga piyesa ko po, saka yung perang nagamit niya sa akin. Mga damit mo, meron ba? Opo, marami ko po. Wala naman pong appliances. Kasi po, almost 3 weeks niya na akong pinag-aantay eh. Laging dinadahilan sa akin, busy. Pero hindi, totally hindi naman siya busy dahil kilala ko siya, wala siyang pagkakabisihan. Wala siyang negosyo, wala siyang trabaho, wala siyang dahilan para maging. So gusto mo lang po kunin yung mga gamit mo and then mag-move on ka na? Opo, sir. Totally, tahimik na nga po ako. Nag-umpisa ako sa umpisa ulit. Kasi online seller ako, sir, ng mga pyesa. Okay. Tapos po, back to zero ako dahil po sa nagagamit niya yung mga puhunan ko dati nang hindi niya na nabalik. Kaya yun din po yung sa mga gusto kong makuha sa kanya. Yung sasakyan po kasi, sa kanya po yun, Montero niya po yun. Kaso po, yung mga pyesa pong nakalagay, akin po lahat, pinagtrabahuhan ko, pinagsirapan ko para mabili lahat yon. Nalaman ko po nung nakaraan na binenta niya po yung sasakyan niya nang kasama yung mga pyesa ko. Ang sabi ko, sana, tinanggal niya muna yung mga pyesa para nabenta ko rin. Meron siyang Montero na sasakyan and then may nilagay ka doon mga pyesa. Ano-ano mga pyesa po ito? Mga aftermarket parts po, sir, like turbo, FMIT, computer back, para po tumulin yung sasakyan kasi yun po yung ginagamit. Okay. Ikaw po ba'y kusang naglagay ng mga pyesa doon o ni-request niya? Kusa po ako naglagay, sir, kasi sa kanya po yung unit. So parang ang care ko na lang is yung mga pyesa kasi since pinayagan niya akong magkarera, ako na po yung may sagot ng pyesa. Pero ang usapan po namin, yung pyesa doon na po yun. Okay. Hindi ko na yung tatanggalin. Ah, okay. Kaya yun po, nalaman ko, binenta niya. Doon po sa mamahin loob ko, binenta niya nang hindi niya tinanggal yung pyesa. Pero kung hindi niya po binenta, hindi ko po yun kukunin. Anong difference, sir, kung binenta niya sa hindi niya binenta? Eh, sabi mo, wala ka naman pala pakialam ko doon sa pyesa sapagkat yun ay bigay mo na. Eh, sana, sir, binalik niya na lang po sa akin kasi pwede po yun ibenta. Eh, hindi niya humabibenta yung kung yung pyesa ay kinalas niya. Sorry, sir, ha, kung ako po'y parang namimiloso po. Tinitimbang ko lang po rito yung lahat ng reklamo. Pero doon po sa mga pyesa nyo, tools na nasa dati nyo tinitirahan pareho, mga damit, eh nararapat lang po makuha nyo. Ngayon, nagpaskil ho siya sa gate ng subdivision ng picture yung, nyo? Opo, yun pa po yung isa. Bali, may nagsabi po sa akin na nagulat po yung kaibigan kong isa doon. Bakit daw nakapaskil yung mukha ko sa isang buong band paper nakaprint, nakalagay sa gate nang wala naman pong reason kung bakit ako band. Ito po, nakalagay. Akala ko parang yung missing person. Nakalagay rin ito. Ang kinatatakot ko po kasi, baka kung anong isipin ng mga nakatira dyan, lalo na po yung mayor ng Binyan, dyan po nakatira sa village na yan. Opo. Baka when may krimen akong ginawa dun sa loob or nang gulo po okay. Ako. Yes sir, tama ka. Pwedeng isipin ng mga tao, wanted ka o snatcher ka, akyat bahay ka, or simple na ito ay missing person. Pag hindi mo talaga binasa yung mga nakasulat sa ibaba ng litrato. Eh baka sir, pwede kayo pagbatiin na lang. Wala na pa pag-asa magkabalik. Last week, meron lang kami na pagbati rito. Oh. Hindi ko alam sir eh. Pero kung ako po yung tatanungin nyo, baka hindi na lang din po muna kasi ginawa ko na po yung site ko para kapulin ka ng kapulin almost 1 month or lagpas pa ako magkapulin. Ikaw ba sir, meron ng bago? Wala po. Pero siya? Meron po. Ayun lang. Oh. Bali po, ang ginagawa ko ngayon, ito kung ipalik na lang yung dati kong negosyo, nag-aakente po ako. Eh sir, yung pinagpalit sa'yo, Bonjing. Oo nga po. Oh, sir, para matuwa ka naman, bae, kasi sir, malungkot, baka ma-depress si sir. Higanting Bonjing. Okay. Actually, sir, talagang na-depress ako. Halos nag-attempt rin ako talaga, pero may mga kaibigan akong sumusuporta talaga sa akin. Family ko na okay, rin. Sige. Sir, sandali lamang at kukonsulta tayo dito kay Attorney Garrett. Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Magandang hapon po. Ang ikukonsulta ko sa iyo ngayon ay tungkol dito sa litratong ipinaskil ni X sa subdivision at yung litratong yon depende kung ano yung basa mo kung nilapitan mo talaga yung paskil, malalaman mo kung bakit yung nakapaskil.
Otherwise, yes, it might look na siya'y wanted, siya'y mm-hmm. snatcher, akyat bahay, or siya ay missing person. Meron bang kaso doon at na-alarma daw yung mga kaibigan niya, oy, nakita namin yung mukha mo, nakapaskil yung subdivision? Yes, sir. No? First of all, very questionable. Bakit sa labas ng subdivision binaban? Wala namang right itong taong to para iban yung tao sa isang subdivision na hindi niya naman exclusive ownership sa Rafi. Pwede sana to kung doon sa tapat ng bahay nila, all is well and good dahil private property ni ngayon, she has the right to exclude anybody she does not want from it. However, dahil sa subdivision niya pinaskil, I could argue na libelous to, sir. Kasi why would you ban somebody kung walang maling ginagawa yung taong yun? And that's the appearance na binibigay po dun sa general public. Oh, kasi so, nakalagay doon eh, ban. O nga naman, eh paano siya naging ban? Samantalang sa bahay tama, pero subdivision, wala pa naman order na galing subdivision sa homeowners na siya binaban. Tama, sir. So ang magbumuka dito is parang may ginawa siyang krimen laban sa maraming homeowners dun sa subdivision. It tends to destroy his reputation. Therefore, libelous to, Sir Raf. Ayun. Sige, salamat, Attorney Garrett. No problem, all right. Sir Raf. You are the knight in shining armor para dito kay Mr. Capitle. Sir Rashid. Apo, sir. Okay, pwede ho kayo magsampa ng kaso laban dito sa inyong dating girlfriend, kay Miss Kawahara. Gusto niyo pong magsampa ng kaso dahil po doon sa picture na ipinascale niya sa subdivision at sinasabing kayo'y ban samantalang hindi naman at napasama kayo ng di oras? Siguro, sir, para sa akin po, kaya arin lang po ako lumapit sa inyo. Wala naman po talaga akong intention na umabot kami sa ganito kasi kahit paano, mahal ko po siya. Oh. Isa pa po, ang gusto ko lang po talaga mangyari, yung pakuha lang yung gamit ko nang ibigay niya na po nung hindi niya na po pinatatagal. Ang alas mo ngayon ay itong kaso. Apo, yung na libel. Ano po? Po yung, para mapilitan siyang ibalik yung mga gamit mo. Kasi sir, maging kami hindi niya sinasagot. Eh. Siguro ngayon nanonood siya sa atin, pero alam niya ano na pag-usapan natin, I'm sure. Okay, okay po. So, po, sir, kung hindi po siya makipag-cooperate, edi ganun na lang po talaga ang nangyayari. Kasi kaya po ako lumapit sa inyo dahil pinaasa niya po ako, mag-almost 3 weeks na eh. Ganito, hindi sir. Magsasampa tayo ng kaso sa korte at siya po'y masasampina at kapag pinabayaan niya at hindi siya nakipag-ayos sa'yo, hanggang sa yan po yung lalabasan ng warrant at apo, siya po yung makukulong. Oh, no! Maliban na lamang, habang gumugulo yung kaso, bigla siyang tumawag sa'yo at sinuli mga gamit, di aregluhan na. Okay, sir? Apo, sir. Sige, sir. Meron ka pong gustong sabihin dito kay Ms. Noemi na nanonood sa atin ngayon? No, choice na rin ako eh. Galing hindi ako sa depression time talaga. Siguro, yun nga, sir. Gusto ko lang matapos yung lahat ng maayos po. Ako po, sir, nagkaroon ako ng kasalanan sa kanya. Nagkaroon din siya ng kasalanan ngayon sa akin. Pero pinatatawad ko siya agad. Kasi ayoko na rin po magdalang sama ng loob. Kinabukasan. Gusto ko nang mag-restart sa buhay from back to zero. Parang gano'n. Kung gusto niya maging maayos to, makipag-cooperate na lang sana siya. Ako pong tatanungin, kailangan maituloy po natin ang kaso para, kumbaga, bargaining chip po natin yung kaso. Para mapilitan siya i-release yung mga gamit niyo. Okay? So kung nanonood po si Ms. Noemi Kawahara, magsasamba po ng kaso si Mr. Capitle para makuha yung mga gamit. Ayaw mo po sir magsabi ng I love you, goodbye. Oh. Halos lahat, sir. Halos mga 1 month ako nagpapul sa kanya. Halos lahat sinabi ko na eh. Oh. Ginawa ko na po yung part ko bilang lalaki para mabuo kami. May anak po ba kayo, sir? Wala po, sir. Pero may anak po siya. May anak din po ako sa una. Pero as family pa rin po yung tinignan namin. Apat kami. So sir, kung ginawa mo na pala lahat sa kabila nung nagawa niya sa inyo, then wala ho ka dapat na ikalulungkot. Kung ako po sa inyo, sir, magbubunyi ka dapat. Dahil maaga pala, nakita mo na po yung tulay niyang kulay. Ano po? Medyo nalulungkot. Paano na kaya, sir, kung meron na kayong sariling anak? At least ito, wala pa kayong anak. Yun nga po. Nalaman mo na. Nayak na tuloy si sir. Nalaman mo na, so hindi pa masyadong masakit ngayon, pero sir, mas masakit kung meron na kayong baby dalawa. Ba't mo kayo naiyak, sir? Mahal na mahal mo pa rin siya, no? Oh, sir. Kung katawan ko ang nakatato. Paano po nakilala itong si Ma'am Noemi? May motor shop po siya dati na kapagawa ko ng motor, doon ko po siya nakilala. At sa papadrive na po siya sa akin. Habang wala po akong trabaho, no, parang nagpapadrive-drive sa akin extra. Sa Kenyan po. Nagka-telepon, hanggang sa na-develop. Opo. Masaya naman po siguro kayo, mga first few weeks, months, and years. Ilang taon mo ba kayo nagsama, sir? 7 years. Kami ngayong October, sir. Sana, 7 years. Oh. Di ba dapat
sorry ah, para sa akin, kahit papaano, meron ka dapat ikasaya sa kabila ng nangyari sapagkat, nasabi ko na kanina, wala pa kayong baby. Masakit man, pero hindi ganun kasakit kumpara kung meron na kayong baby. Di ba? Pero yung anak niya naman po, ate, halos ako na rin yung parang naging daddy. Ganun din po yung anak kong babae na at nalaga. So meron siyang anak at meron kang anak at sinama niyo parang isang family. Opo. Parang family na kayo. Yung anak niya, itinuturing ka ng daddy. Tapos yung anak mo, itinuturing siya mami. Opo. Oh, masakit nga pala yun. Sorry, I didn't know that. Kahit hanggang ngayon, sir, yung bata, yung anak niya, 7 years old, 6, marunong nang mag-messenger. Minsan kumukontakt sa akin, malungkot. Tinatanong ko, bakit ka malungkot? Sabi, daddy, kailan ka uuwi dito? Nagtatanong lang siyang ganun. Wala naman akong may sagot. So itong bata, ilang taon na itong anak niya, sir? Sa previous relationship? 7 years old. So ibig sabihin, dinatnan mo ito, sanggol pa lang? Mga ganun po, baby pa po. So ikaw nang kinikilala ang tatay talaga nito? Halos po, opo. And then yung anak mo, ilang taon ngayon? Yung akin naman po, 10 na po yun. 3 years old pa lamang nung magsama kayo? Opo. Oo nga naman. May casualty rito, itong dalawang bata na kinikilala, yung si Miss Kawara as the mother. Oh. Pero may yung anak ko naman po, sir, may mother pa rin naman po siya yung una ko po. Ah, okay. So may kinikilala pa rin mother. So ang kawawa rito yung anak ni Noemi. Okay. Puro kaya na po nung i-handle yun. Pero siguro, sir, to be fair with the child, kung kayo po itatawagan ng bata, it's time na para sabihin mo siguro sa bata, he's 7 years old, that's the age of reason. So pwede na siya mag-reason out na, oh nga, hindi ko na to father at hindi ko pwedeng turingin na father to because I have a real father and yung mami ang magpapakila sa kanya kung sino talaga yung tatay niya. Okay? Sige. Actually, wala naman na po akong kinakautap sa kanila talaga. Wala. Kasi naka-block po ako sa kanya. Yes. Dalawang beses akong pinlock, tapos ina-unblock niya ako minsan, mag-descend ng sweet music. Pag nag-reply ako, iba-block niya ako ulit, i-unblock na naman. Nung time na nakita kong naka-unblock ako, ang ginawa ko, sana yung pinlock ko. Pero hindi ko naman natiis mga after 4 days, 5 days, in-unblock ko rin siya. Wala, pagtingin ko po na itong mga nakaraan linggo, naka-block na rin po ako ulit. So, hindi ko... If I were you, para hindi na po madagdagan yung stress ninyo, wag na kayong umasa. Don't give yourself false hope. Hindi naman na po. Kasi nakikita ko po, marami siyang mga picture kasama niya yung bago niyang higanting bonjing. Opo. Hindi yan talaga, sir. Higanting bonjing. Malayo, malayo sa'yo. Mga kaibigan, ewan ko. Oh. Ayan nga, bonjing yun. Oh. Pero sir, mas astig ka. Kaya, wag ka mabahala. Ma'am Noemi. Yes po. Bakit po kayo nagpa-scale ng papel sa subdivision at lumilitaw na para bang napakasamang tao nitong si Mr. Kapitli at nilagay mo doon na he was banned or he's banned sa division. Nung naghiwalay po kami niyan, ayoko na po muna siyang pumunta dito sa bahay. Kasi po natatakot po ako sa kanya. Pero po, paulit-ulit siya ditong kumupunta. Eh, parang desperado na po siya. Natatakot rin po yung mate ko. Ngayon po, ito po ang naging way ko na ipaban siya. Tapos, pumunta po ako sa office namin, sa dito sa management, dito sa amin. Humingi po ako ng kung ano yung pwede kong gawin para hindi na makapunta sa bahay. Kasi po natatakot po ako. Ngayon po, sabi po sa akin, gumawa ko ng sulat and then pati picture, ibigay ko sa kanila. Binigay ko lang po yun sa kanila, sir. Hindi po ako yung mismo nagpa-scale po. Ah, hindi kaya nagpa-scale. Ang nagpa-scale, yung... Yung sa management ko po, binigay po yung homeowners. Sulat, saka yung picture, hiningi po sa akin. Opo, homeowners po. Hindi po ako mismo. Ah, okay, okay. Sige, maliwanag. So, dumaan kayo sa proseso, nag-file ka ng formal complaint sa homeowners at yung homeowners opo. Naman, after receiving your complaint, umaksyon at pinaskil yung picture ni sir. Okay. Opo. Maliwanag. Opo. Now, ma'am, ang reason kung bakit siya napatawag sa amin ay sapagkat gusto niya raw niyang makuha yung mga gamit niya. Yes po. Wala po problema sa pagkuha ng gamit. Ang ayaw ko lang po yung siya yung pumunta, natatakot lang po kasi ako. Pero yung willing po na ibigay sa kanya lahat ng gamit niya. Okay. Ayaw niya pong pumayag. Ang gusto po niya is siya yung pumunta mismo dito. Okay. Eh, pwede naman po kung sasamahan niyo po, sir. Sige okay po, basta kasama kayo po. Ganun sasamahan po namin, ma'am, para maging safe din po kayo kung yun po ay kinakatakot nyo. Opo, mas gusto ko po yun, sir. May kasama mo taga-barangay. Pero, ma'am, may pagmamahal pa rin ba kayo, sir? Okay na po ako. Okay na po. Okay na po kayo? Opo, opo. Okay, sige. Hindi na kita pipilitin. Basta samahan na lang po, sir. Sasamahan po namin. Tapos, ano po yung mga gamit niya dyan, ma'am? Ayun daw kung...
toll, tapos kung meron piyesa ng kotse, ganun po. Pero po yung sa Montero po na ginagamit niya, yung sasakyan ko po, nabinenta ko na po kasi yon. Yung napag-usapan po kasi namin doon dahil ginalaw niya yung kotse ko, gusto niya galawin yung kotse ko, and then lahat ng ibiblalagay niya naman daw niya, ay hindi niya kukunin. So, kaya po naibenta ko po. Sige po, okay na po yan. Yun po ang sabi niya po. Apa, pero yung sabi niya kasi, mga piyesa daw, tools, sapatos, damit, shorts, etc. Opo, bibigay ko po yun, sir. Wala pong problema po. Sige po. Sir Rashid, sasamahan namin kayo doon subdivision. Doon na lang siguro kayo magkita sa Barangay Ma'am Rashid, kasama naman kami. Okay? Doon yung signature number. Okay, salamat po, Miss Kawahara. Magandang hapon po, madam. O magandang hapon rin po. Yung sinasabi niya po, nakakatakot daw po sa kapag pumupunta ako. Actually, pag pupunta nga ako, ang hard-size kong kausap eh. Nagdadala pa ako ng merienda niya, pagkain nila. Wala naman pong gulong nangyayari. Tsaka bakit niya ako katatakutan? Never naman din ako ng gulo sa kanya. Pero sir, karapatan niya po yun na para kayo po ay hindi napapuntahin sa kanyang tahanan, at gumawa naman po siya ng sulat doon sa homeowners, at yun po yung proseso para kayo po ipigilan na pumunta doon. Parang barangay protection order na rin po, katumbas yun. Para hindi na kayo makalapit. Ang nakapagsabi po sa akin yan, yung mga kaibigan ko rin na doon nakatira, dyan na lang nila sinasabi. Pero sir, ang nagpaskill daw po sir, yung subdivision, yung homeowners. Opo. Sir, marami pa mga babaeng pwede mo makita kung ako punta tanongin nyo. Oo naman. Sasamahan po namin kayo para makuha nyo po yung gamit nyo. Okay, sir? Magandang hapon po, sir. Thank you. Okay. Thank you po. Ma'am, ano po bang plano nyo? Kasi ang gusto niya lang naman makuha yung gamit niya. So, possible po ba within this week? Yes po, ma'am. Wala pong problema, ma'am. Basta kung ano po, saan samahan po siya. May takot po kasi ako eh. Bakit po, ma'am? Ano pong takot yun? Desperado na po kasi siya eh. Kumbaga, siyempre po, before po kasi napagbabantaan niya ako before. So, hindi ko po alam kung pwedeng gawin niya yun or kahit pa sabihin na joke lang yun. Siyempre po, iba na po yung nangyari po ngayon, ma'am. So, naisip ko lang po na baka kung anong mangyari. Yung ganun po. Pero okay naman po yung mga gamit niya. Wala pong problema. Opo. Pero ma'am, kailan pa po ba kayo huling nagkausap ni Mr. Rashid? Or, kumbaga, kailan po yung naging official breakup po ninyo, ma'am? Sa loob ng 7 years? Nung ano po, nung June? Ikaw po kasi ay nalink daw po sa ibang lalaki? Dati po kasi, nung mga, yung unang panluloko niya sa akin, nakipag-breakup na po ako sa kanya, pero ayaw niya po. So, pinigyan ko po siya ng chance. And then yung sumunod po is, marami siyang number na nahuli ko sa license niya, puro babae daw po yun. Nakipag-break na naman po ako sa kanya. Ayoko na po ulit noon. And then yung sumunod po, yung pangatlo po is nasa Japan po ako. Pag-uwi ko po, sabi ng kapitbahay, may inuwing babae. Oh. Yun po. So pangatlo, lagi po ako nakikipaghiwalay po sa kanya, ma'am. Pero ayaw niyang pumayag. Pero nangangako naman po siyang hindi na ulitin. Pero iulit niya po talaga. Siguro po doon po napuno ako. Parang nawala na yung trust ko. Parang awa na lang po talaga yung ano ko sa kanya. And then na-realize ko po na hindi naman po kasi dapat laging ganun. Ayun po. Nag-decide na po ako. Paranoid na po kasi ako. Nahihirapan na po kasi ako. Ang last message ko po sa kanya is, ang lagi ko naman po sa kanya ang sinasabi is, kung ano man yung mga nagawa niya sa akin before, wala na po yun. Kung ngayong umalis na po ako sa buhay niya, sumuko na po ako, ang para lang po sa akin, kung may makikilala po siya, huwag na niyang gawin ulit. Ganon, sa iba. Ayusin na lang po niya yung buhay niya. Na-feel ko naman, ma'am, na kahit papaano eh, syempre may care pa din po kayo kay Mr. Rashid kasi sa loob nga naman po ng 7 years. Siguro na talagang napagod lang kayo, Ma'am Naomi. Opo. Siguro po ganun. Pero dahil po sa trust issue na po kasi eh, sobra po akong parang nasokobate. Opo po. Yung mga sinasabi niya parang mga naging kasalanan ko, inaamin ko naman lahat yun, totoo. Pero kasi nung binigyan niya ako ng last chance, 2018, since 2018, wala akong naging kasalanan sa kanya. Yun lang din naman po yung pinasasama ng loob ko na halos 2 taon ako nagbago, tapos ngayon niya gagawin sa akin na makikipag-break siya ng June 11, yun pala, May pa lang, may boyfriend na siya. Porkit nasipa ko yung kapalitan niya sa comments, yun pala, boyfriend niya na. Ang akin lang, di sana nakipag-iwalay na lang siya sa akin kung idadahilan niya, napapalik siya dun sa asawa niyang hapon,
mas tanggap po pa kasi yun yung tunay. Siguro po talagang kailangan nyo na lang din po talagang mag-move on kayo pong dalawa. Actually, okay naman na rin ako eh. Kasi sa dami ko rin naman kaibigan na tumusuporta sa akin. Opo, eh, mag-una na lang po kami pareho lang. Naman wala naman na po sa akin yun. Oo. Siguro hindi pa, Sir Rashid and Ma'am Naomi, hindi pa siguro ito yung tamang panahon para magpatawad, patawarin niyo po yung isa't isa. Kumbaga, ngayon, foreclosure, pero hindi natin malaman, baka mamaya sa isang taon, magkita ulit kayo, maging okay kayo as friends. Opo. Wala naman pong problema po, ma'am. Opo. Hindi ko pinagbantaan na kung anong gagawin ko. Mas pinagbantaan ko pa ngayon sarili ko. Sir, ganito po. Antayin niyo po yung tawag ng reporter namin and Ma'am Naomi para masamahan po kayo. Magkaroon po tayo ng proper turnover para po dun sa mga gamit. Opo, yun na lang. Opo. So, antayin niyo na lang po yung tawag ng reporter namin. Sasamahan po namin kayo. Okay po? Okay po, ma'am. Salamat po. Salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Noong Friday lamang, 14 million tayo. Salamat po talaga. Ngayon po, after 2 days, Monday, 14.2. Grabe, 200,000. Gusto niyo po magpasama sa pwersa ng 14.2 million and counting, mag-subscribe na. Paano yung Sherry? Siyempre mga kapatid, mag-subscribe po kayo at siyempre pag nag-subscribe po, wag niyo pong kakalimutan yung bell button po sa gilid at may options po yan. Siyempre, i-click niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga videos na ina-upload po namin araw-araw. Yan po. Yun. Yan. Sa ating YouTube channel. Kapitul po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatag, san man ang iyong tungtungan. Dahil merong kapitul po ka na masusumbungan. Pagsahi